Dear Kuya Bono, hindi mo pwedeng piliin ang mga mangyayari sa buhay mo, pero pwede mong piliin ang mga taong gusto mong maging bahagi ng buhay mo. Wala pang 2 linggo mula nung makabalik ako dito sa Japan, matapos ng kulang 2 buwan kong pagbabakasyon dyan sa Pilipinas. Pero napag-desisyon ko nang i-unfriend at i-block ang isang tao sa lahat ng social media accounts ko. Dahil sure ako na kahit gustong gusto ko, ay hindi na dapat pang maging bahagi siya ng mga susunod na araw sa buhay ko. Wala kaming napaka-espesyal na relasyon kahit na ang totoo ay pinangarap ko siya ng matagal na panahon. Hanggang ngayon kung pwede lang sana siya na lang, pero hindi nga pwede. Kahit nagsusumigaw ang puso ko na siya na lang ang mahalin mo, ingatan mo siya sa puso mo kasi siya ang totoong nakakapagpaligaya sa'yo. Hindi pwede. Ito naman ang sigaw ng utak ko at ang utos nito ay kalimutan mo na siya. Kahit na mahal mo siya, iwasan mo siya. Patayin mo ang pag-ibig na yan sa puso mo. Ang pinakamasasayang bahagi ng buhay ko, Kuya Bono, ay L2F3. Ang mga letra at numbers na ito ay laging kasama sa mga passwords ko tuwing may gagawin akong account at kailangan ng PIN o password. Marami akong kaibigan nung bata pa ako, Kuya Bono. Pero yung 6 na solid ay nabuo noong grade 5 na kami sa elementary. Nalipat kami noon sa Purok sa East dahil binigyan si Papa ng amo niya ng lote. Umalis kami noon sa Purok 1 kung saan naroon ang halos lahat ng 8 kapatid ni Papa. Ang L2F3 ay pangalan ng mga 5 kaibigan ko. Kabilang din doon ang nag-iisang kapatid kong si Lorraine. Yung 4 ay sina Faye, Fanta o Fantasia, Farrell at Limuel. Nung college na ako, ang L2F3 ay naging kahulugan din ng last 2 years in elementary and first 3 years in high school. L2F3. Yun kasi ang masasabi kong pinakamasayang sandali ng buhay ko. At lahat ng ito ay naganap sa aking pinakamamahal na probinsya ng Palawan. Taong 2009 to 2010, Kuya Bono, ay high school na kami. Hindi pa gaanong uso ang mga smartphones noon pero uso na ang internet. At kaming magkakaibigan ang laging laman ng internet shop sa lugar namin. May mga Facebook na kaming lahat noon pero hindi naman masyadong nagagamit ang ibang features ng Facebook noon dahil ang totoong kinababaliwan naming magkakaibigan noon ay yung mga games sa Facebook. Lalong-lalo na ang Farmville. Noon ako natutong mag-imbento ng mahirap na password para hindi nila mabuksan ang Facebook ko at nang makapag-send sila ng mga gifts sa Farmville nila galing sa Farmville ko. Nakaka-addict talaga ang larong yun noon, Kuya Bono. Nagiging dahilan pa yun noon ng pagkupit namin ng kapatid kong si Lorraine ng pera sa wallet ng magulang namin para lang makapag-internet kami. Pero balik muna tayo nung panahong grade 5 na kami sa elementary, kung kailan nabuo ang solid na samahan ng R.L2F3.
Transferi lang noon si Fanta sa school namin. Bagong salta sila noon sa aming barangay at malapit lang ang tinirhan nilang bahay sa bahay naming maliit sa Purok sa East. Hindi si Fanta ang pinakamaganda sa klase namin noon pero nagandahan ako sa kanya nung una ko pa lang siyang makita. At noon na rin ako na conscious sa sarili kong itsura. Naging tampulan ako ng tukso dati dahil sa kulot kong buhok. Kulot nga ang alias ko noon, lalo na sa mga kaedaran ko. Pero mula noong makilala ko na si Fanta ay naisipan ko magsuot ng cap o sombrero. Kahit nasa loob ako ng classroom, pag binati ako ng teacher, ipapatalikod ko lang ang cap ko pero nakasuot pa rin. Si Limwell naman ang pinaka-best friend ko talaga noon mula pa nung maliliit kami kasi kapitbahay ko lang siya sa Purok Uno. May pagkabulol si Limwell kahit nung tuli na kami. Nabubulol siya sa letters L at R. Ang tawag nga niya sa kapatid kong si Lorraine noon ay Lorraine. Makulit at magulo si Limwell. Siya ang laging nagpapatawa sa amin. Taga Purok Uno din si Faye na siya ang pinaka-best friend naman ng kapatid kong si Lorraine. Si Faye ay may lahing tagbanwa. Ito ay isang tribo sa Palawan at kilala sa maitim nilang balat at kulot na buhok. Pero napakabait ni Faye. Mahinhin at napakasipag. Siya talaga ang nabubuli noon sa school pero hindi niya iniinda. At kapag kasama niya kami, kami ang nagtatanggol sa kanya. Lalo na ako na siyang isa sa pinakasiga noon sa school namin. Tinatawag nila akong mama's boy, Kuya Bono, kasi di ako mawalay-walay sa mama ko. Pero pagdating sa babagan, hindi ako muurong. Lalo na kapag kinanti nila ang kapatid ko o mga kaibigan ko. Si Farrell naman ay naging kaibigan na lang namin noong lumipat na kami ng Purok 6. Pero hindi namin siya schoolmate dahil sa private school sa bayan siya nag-aaral. Kaya naman, siya ang pinakamatalino sa aming magkakaibigan. Maraming alam si Farrell na hindi namin alam kaya't tuwing magkukwento siya ay nakikinig kami. May kaya din ang lola ni Farrell. Hindi niya totoong lola, kundi malayong kamag-anak nila. Doon siya noon nakatira. At ang itinuring niyang lolang yon ay asawa ng dati naming kapitan. At nagtataka kami noon kung bakit iba ang apelido ni Farrell. Hindi niya kaapelido ang pamilya ng dati naming kapitan. Hanggang sa inamin niya sa amin na ampun lang siya nung itinuring niyang lola at hindi daw niya kilala kung sino ang tatay niya. At nung panahong yon na grade 5 kami sa elementary ay tatlong beses pa lang daw niyang nakikita at nakakasama ang mama niya. Kamag-anak naman ni Fanta ang totoong may-ari ng bahay na nilipatan nila nung dumating sila sa barangay namin. Ang bahay na yon dati ay tinatawag naming haunted house. Malaking bahay kasi yon na luma at may mataas na bakod. Maluwang ang bakuran lalo na sa likod. Para itong isang gubat pero kalaunan ay naging playground namin noong doon na nga nakatira ang pamilya ni Fanta. Pero nung una, hindi kami sa gate pumapasok kapag pumupunta kami sa loob ng bakuran ni na Fanta. Sa likod kami dumadaan kasi may shortcut doon. At hindi simento ang bakod sa likod kundi alambre lang. Doon kami sumusuot. Napakaganda doon, Kuya Bono. Napakaluwang at napakaraming punong kahoy. May mga puno doon na kung tawagin ay robles. Ayon kay Kuya Leo, ay galing pa daw sa Amerika ang similya ng mga punong yon. Kapag panahon ng tag-init to summer, nalalagasan ng mga dahon ng mga puno ng robles. Pero kapag December naman o buwan ng taglamig ay mayabong ang mga dahon nito. Tapos bago magtag-init ay nagsisimula ng magkulay orange ang mga dahon at kapag summer na ay nahuhulog na mga dahon nito.
Ayon pa kay Kuya Leo noon, kaya daw naglalagas ang mga dahon ng robles kapag tag-init ay upang makatipid ng tubig sa katawan nito at manatili itong buhay sa panahon na tuyot ang lupa. Si Kuya Leo ay anak ng may-ari ng malaking bahay. Malayong kamag-anak siya ni na Fanta. Bigla na lang dumating noon si Kuya Leo noong bakasyon na katatapos lang namin ang first year sa high school. Mabait si Kuya Leo at pinahintulutan niya kaming pumasok anumang oras sa bakuran nila at makapaglaro sa kakahuyan, at baliwala na noon ang kasungitan ng papa ni Fanta na siya dating nagagalit kapag nakita kami naglalaro sa ilalim ng mga puno ng robles. Madalas noon ay nakakasama namin si Kuya Leo sa kakahuyan kahit na matanda na siya noon. Higit 30 na siya that time. Mas lalo kaming naging masaya noon kasi kapag tatambay din si Kuya Leo sa kakahuyan ay may dala siyang gitara at para niya kaming hinaharana. Tinuruan pa nga niya ng ilang kanta si Farrell. Tinuruan din niya itong maggitara. Maganda rin kasi talaga ang boses ni Farrell, Kuya Bono, at mahilig din talaga siyang kumanta. Madalas din noon ay nagpapabili pa si Kuya Leo ng merienda namin at masaya kaming kakain sa ilalim ng mga puno habang nagkukwentuhan o nagkakantahan. Si Farrell noon ang sobrang naging malapit kay Kuya Leo, bagay na kinainggitan namin noon. Madalas noon kapag darating kami sa kakahuyan, madadatnan na namin si Farrell doon kasama si Kuya Leo at sila ay kumakanta. Malaki na si Farrell noong bakasyon na yon, nakatatapos lang namin ng first year sa high school. Hindi namin siya schoolmate kasi sa private school siya nag-aaral, pero tuwing hapon ay nakakasama namin siya. Si Limuel noon ang pinakamaliit sa amin pero mas matatangkad pa rin sa amin noon ang mga babae, lalo na si Fanta at ang kaparid kong si Lorraine. Maraming ang nagkakamali noon, Kuya Bono, na mas panganay si Lorraine sa akin kasi mas malaki siya at hindi ko siya kagaya na masyadong malapit kay mama. Mas naging independent si Lorraine noon kesa sa akin. Mas maaga din siyang natuto sa buhay, kaya naman aminado ako na kahit matanda ako sa kanya ng 2 taon ay mas mature siyang mag-isip noon kesa sa akin. Vibes din sina Lorraine at Fanta kasi pareho silang mahilig sa mga kaartihang pangbabae. Pareho silang palaayos sa mukha at katawan nila. Hindi nila kagaya si Faye na napakasimple lang pero lagi namang malinis sa katawan. Second year high school na kami noong malaman namin na Friday ng gabi ay natulog si Farrell sa malaking bahay ni na Kuya Leo kung saan din nakatira si na Fanta. Hindi ko ikinatuwa ang balitang iyon dahil noon ay close na kami ni Fanta, pero that time ay hindi ko pa maunawaan kung bakit nainis ako ng sobra sa balitang iyon. Masyado kasing halata na may gusto si Farrell kay Fanta at iyon ay hindi ko ikinatutuwa. Noon na rin ako nakadama ng maraming insecurities sa katawan ko dahil hindi ako kasing gwapo at kasing tangkad ni Farrell. Hindi pa ako kasing talino niya at wala akong talent. Siya magaling kumanta at noon ay marunong na siyang maggitara. Higit sa lahat ay mahirap lang kami. Kaya naman nakakasakit noon yung isiping
magiging sila at ako ay maiinggit lang. May inis ako noon kay Farrell Kuya Bono pero hindi ko naman siya iniwasan at lalong hindi ko siya inaway. Kaya lang ramdam ko noon na hindi na ako gaanong masaya kapag kasama ko sila. Lalo na kapag magkausap silang dalawa, lalo na kapag nagbibiroan sila. Ginulat ako ni Kuya Leo isang hapon habang nakaupo ako sa isang nakatumbang puno sa kakahuyan. Habang naghahabulan si Farrell at Fanta at sina Lorraine at Faye naman ay nakasalampak sa ibabaw ng sako. Nakatawa si Kuya Leo nung tingalahin ko siya. Ang bigat naman yata ng problema mo, Ronron. Sabi niya, wala akong problema, Kuya Leo. Nako eh, malayo pa ako, nakita na kita. Parang ang bigat ng mundo mo. Ngumiti lang ako noon kay Kuya Leo na umupo din sa nakatumbang puno katabi ko. Crush mo si Panta, di ba? Nagulat ako sa sinabi niya pero hindi ako nagsalita. Alam mo, Ronron, marami pang mangyayari sa buhay niyo. Kapag college ka na, marami ka pang ibang makikilala. At yang si Fanta, hindi mo na yan magugustuhan kasi maraming mas magaganda at mas mabait kesa sa kanya kapag nasa college ka na. Kaya kung feeling down ka ngayon dahil hindi ikaw ang gusto ni Fanta, ibaliwala mo lang at isipin mo na lang na yung edad mo ngayon ay dapat nakatuon pa sa pag-aaral, hindi pa sa pag-ibig, okay? Hindi nawala sa isip ko ang sinabing yun ni Kuya Leo pero sa totoo lang, hindi madali na basta mo nilang alisin sa isipan mo ang taong gusto mo. Hindi na ako naging masaya sa grupo kaya't unti-unti ay umiwas na ako. Lagi na lang ako noon sa internet shop pero hindi na Farmville ang nilalaro ko noon kundi Dota. Kapag darating sila, isasalpak ko sa tenga ko ang headset para kahit kausapin nila ako ay hindi ko sila maririnig. Nagkaroon na rin ako noon ng ibang barkada. Mga kagaya kong adik sa Dota pero syempre, hindi ko rin maiwasang mamiss sa mga kasayahan namin dati sa gubat. Pero talagang umiwas na ako noon, Kuya Bono. Umiwas na ako sa kanila. Madalas akong tanungin noon ng kapatid kong si Lorraine kung bakit ako umiwas sa kanila. Hindi ko siya sinasagot. Nilalayasan ko siya at kung minsan, sinisigawan ko kapag nagiging makulit na. Kaya lang isang gabi, nilapitan ako ni Lorraine. Kuya, kaya ka ba umiwas dahil kay Fanta at Farrell? Hindi ako sumagot. Kunwari busy ako sa paggawa ng assignment ko. Kuya, kung akala mo gusto nilang isa't isa, nagkakamali ka. Inamin sa akin ni Fanta na hindi niya crush si Farrell at si Farrell naman kaya madalas kina Kuya Leo kasi parang tatay daw niya si Kuya Leo. Kasi di ba walang tatay si Farrell? Noon ay nagsalita ako, si Farrell, sinabi rin ba niya na hindi niya crush si Fanta? Oo, friends nga lang daw sila. Noon Kuya Bono ay parang nagligaya ang puso ko. Noong sumapit ang 15th birthday ko, Kuya Bono, wala namang gaanong handa si Mama pero nagdatingan sila. Nilambing nila ako kaya naman muli ay nabalik ako sa grupo. Natuwa pa si Mama noon kasi ayaw talaga niyang nagbababad ako sa computer shop at naa-addict sa Dota. Mas gusto niyang doon na lang ako kina Kuya Leo tumambay. Kasi masaya na ay may natututunan pa. Marami kasi talaga kaming natututunan noon kay Kuya Leo, lalo na sa English kasi nga galing daw siya sa Amerika.
Noong bakasyon matapos namin sa third year high school, lagi kami kina Kuya Leo kasi marami kaming mga ginagawa. Nagtayo kami doon ng kubo na may CR at maliit na kusina. Open lang yung kubo, parang cottage lang siya. Sementado ang sahig, tapos bumili si Kuya Leo ng mga upuan na ratan, maliliit na pang-isahan at tatlong mahahaba. Tuwang-tuwa noon ang mga babae kasi hindi na sila sasalampak sa ibabaw ng sako na nakalatag lang sa ibabaw din ng mga tuyong dahon. Nagluluto-luto din kami noon ng mga pagkaing hindi basta-basta, kundi mga pagkaing hindi pa namin natitikman. Ayon kay Kuya Leo, mga pagkaing Amerikano at European daw ang mga yon. Napakasaya namin nun, Kuya Bono, hindi lang dahil sa mga ganap na pinauso ni Kuya Leo, kundi dahil in love na ako noon at kakaibang saya ang nadadama ko kapag kasama ko ang taong gustong gusto ko. Malalaki na kami noon, Kuya Bono. Hindi na mas matangkad ang mga babae sa amin. Si Limuel na dating pinakamaliit, mas matangkad na sa akin. Pero si Farrell pa rin ang pinakamatangkad at pinakamaganda ang katawan. Sa mga babae naman, ang laki din ang pinagbago nila. Lalo na si Fanta na talagang sumeksi at gumanda. Kung meron man sigurong hindi halos nagbago, si Faye yun na simpleng-simple pa rin. Tumangkad lang ng konti pero ganun pa rin siya. Ang sabi niya ay wala naman daw kasing pwedeng gawin sa buhok niyang kulot. Mahal naman daw ang magpaunat at hindi niya afford. Ako naman noon ay pilit ko pa rin tinatago ang buhok kong kulot. Lagi pa rin akong nakakap at paboritong-paborito ko noon yung na-arbor kong cap o sombrero kay Farrell. Galing daw kasi yon sa abroad. Nakapag-enroll na kami noon, incoming fourth year na kami sa high school at kami noon yung batch na pinakamasaya dahil sa susunod na school year kasi ay K-12 na at salamat dahil hindi kami naabutan. Noong gabing yon, may event sa barangay. May mini concert noon yung mga local artist mula sa bayan. Isinama kasi ako ni Papa sa birthday ng kaibigan niya kaya't nung dumating kami ay gabi na at wala na si Lorraine sa bahay. Dinaanan ko si Lemuel noon pero hindi siya pinayagang lumabas ng Papa niya kasi grounded siya. May nagawa na naman daw kasi siyang kasalanan. Pagdating ko sa gym, hindi ko rin makita si Farrell. Sabi ni Fanta, andun daw si Farrell sa bahay nila. Nagpunta ako sa bahay ni Kuya Leo kung saan nakatira si na Fanta. Bukas ang gate pero sarado ang main door. Sumisigaw ako noon, tinatawag ko si Farrell at Kuya Leo pero walang sumasagot. Nakita kong nakasindi ang ilaw sa kwarto ni Kuya Leo sa taas ng bahay kaya't ang ginawa ko ay umakyat ako sa puno sa tapat ng silid niya para kako kapag sumigaw ako maririnig niya ako. Kaya lang noon nasa itaas na ako ng puno ay bumaba rin ako. At bumalik na lang ako sa gym nang nag-iisa. Pero sa gym ay hindi rin ako nagtagal dahil hinila ako ni Baron na dati kong barkada sa Dota. Sumama ako sa kanya at noong gabing yun, Kuya Bono, yung unang pagkakataong maranasan ko ang malasing. Dahil nayakag ako ni Baron na makipag-inuman sa kanila. Galit na galit si Mama nung umuwi akong lasing pero okay lang kay Papa. Sabi ni Papa,
Mas maaga pa daw siyang natutong uminom kesa sa akin. Pero binalaan pa rin naman niya ako na huwag ko daw gawing bisyo ang alak dahil nag-aaral pa ako. Hindi kagaya niyang ni high school kasi ay hindi nakatapos dahil daw sa wala silang pera noon. Hindi ko naman talaga ginawang bisyo ang alak, Kuya Bono, pero mas masaya na ako noon sa tropa namin ni na Baron. May tambayan din kami sa tabi ng ilog. May dating kubo doon pero wala nang bubong. At okay lang naman dahil nasa ilalim ito ng mayabong na puno. Ang tambayan naming yon ay medyo malayo sa bahayan at hindi yun napapasok ng anumang uri ng sasakyan maliban sa bisikleta o single na motor. At doon sa tambayan naming nasa tabi lang ng ilog, naliligo kami ng nakahubo. Kwentuhan ng kung ano-ano, palakihan ng ano, pabilisang mag-ano at kung ano-ano pang kautuan namin na kami-kami lang din ang natutuwa. O Kuya Bono, umiwas na ulit ako kina Fanta at hindi na ako nagpupunta kina Kuya Leo dahil pakiramdam ko noon ay mas masaya na talaga ako kina Baron. Kaya lang may isang hapon ng Sabado, pinatulong kasi ako ni Papa noon sa taniman kaya't hindi ako nakapunta sa tambayan namin ni na Baron. Hapon na nung makapunta ako pero nadaanan ko si RJ sa tindahan. Tinawag niya ako, bumibila siya noon ng alak at noong makaalis na kami ng tindahan ay nagsimula siyang magkwento. Ang sabi niya, andun sa tambayan natin si Farrell Boy, may amats na. At alam mo ba, kinukwento niyang nahalikan daw niya ang kapatid mo si Lorraine. Pakiramdam ko noon Kuya Bono ay nag-akyatan lahat ng dugo sa ulo ko. Binilisan ko ang lakad ko noon, naiwanan ko si RJ. At pagdating ko sa tambayan ay nandun nga si Farrell. Nakasalampak siya sa dating sahig ng kubo kasama ang tropa ko. Nakangiti pa si Gago sa akin. Kinawayan pa ako pero sa kanya talaga ako pupunta. Pero paglapit ko sa kanya ay tinadyakan ko siya sa mukha. Bulagta siya pero pinagtatatadyakan ko pa rin habang walang tigil ako sa pagmumura sa kanya. Naawat ako ni na Baron. Pero nadampot ko pa ang isang bote at binato ko sa kanya. Tinamaan siya sa balikat niya. Noong dadaluhungin niya ako ay pinigilan naman siya ni na RJ at Ronald. Sa sama ng loob niya Kuya Bono ay kung ano-ano ang mga sinasabi niya sa akin. Gumanti din ako Kuya Bono. Isinigaw ko ang baho niya. Lahat ng mga kasama ko gulat na gulat sa sinabi ko. At si Farrell, hindi na nakarason. Umalis na lang siya dahil hiyang-hiya na. Kaya lang kinagabihan nung araw na yun Kuya Bono ay nagimbal kami sa isang balita. Patay na daw si Kuya Leo. Nabaril sa highway. Noong mga unang gabi ng lamay ni Kuya Leo, hindi ako nagpupunta. Kahit madalas ay tinatanong ako ni na mama kung bakit hindi ko malang daw dungawin ang dati kong kaibigan. Sa bahay lang ako kasi wala naman akong makasama sa tambayan dahil sina Baron ay gabi-gabi din noon sa lamay. Pero nalaman ko mula kay Lorraine na pati si Farrell ay hindi rin nagpupunta sa lamay ni Kuya Leo. Bagay na ipinagtaka ko.
Noong huling gabi ng lamay ako nagpunta at parang may programa noon. Pagdating na pagdating ko doon, nagulat ako dahil tinawag ng MC si Farrell. Nakita kong tumayo si Farrell mula sa grupo ni na Baron. May hawak siyang gitara. Lumapit siya sa mic at nagsalita. Parang maiiyak. Nagpasalamat lang siya kay Kuya Leo at ang sabi pa niya, "Ang dami kong natutunan sa'yo. At itong pagigitara, hindi ko ito matututunan kung hindi dahil sa'yo. At itong kakantahin ko, ang huling kantang tinuro mo sa akin." Para sa'yo ito, Kuya Leo. Hello darkness, my old friend, I come to talk with you again, because the visions of me creeping left it see while I was sleeping. Halos kasi simula pa lang ng pagkanta ni Farrell, Kuya Bono, ay nag-iyakan na sina Lorraine, Fanta at Faye. Ang lakas ng iyak ni Lorraine. Napalingon tuloy sa kanya si Farrell at si Farrell napaiyak na rin habang kumakanta. At ako, umalis ako. Lumabas ako ng gate dahil ayokong makita nila ang pag-iyak ko. Ang bigat sa dibdib, Kuya Bono. Kahit nasa labas na ako ng bakuran ng bahay ni na Kuya Leo, naririnig ko pa rin ang pagkanta ni Farrell. At tuloy lang ako sa pag-iyak dahil wala namang nakakakita sa akin. Subway walls and tell me, oh.
Noon na tuluyang nagtapos ang masasayang araw naming magkakaibigan. Naging masaya na ako sa tropa ko, sina Baron. Pero si Fanta, 2 linggo lang mula nung malibing si Kuya Leo ay umalis na rin sila. Ayon kay Loren ay bumalik na sila sa bayan na pinagmulan nila. Pinaalis daw sila ng mga magulang at kapatid ni Kuya Leo. Si Reyna ang unang naging girlfriend ko, Kuya Bono. Sinagot niya ako bago mag-Valentine's Day nung 4th year kami sa high school, pero nung mag-college na ako sa Puerto Princesa ay nawalan na kami ng ugnayan ni Reyna at marami na akong nakilalang iba. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Kuya Leo noon. Tama siya. Marami akong makikilalang iba kapag college na ako. At kabilang din si Kyla sa mga nakilala ko. Mukha siyang mayaman, Kuya Bono, pero mahirap lang pala sila. Niligawan ko siya pero kinaibigan lang niya ako. Ininspire niya ako sa mga pangarap niya, lalo na ang maiahon ng pamilya niya sa kahirapan pagdating ng araw. Nanligaw na lang ako sa iba, Kuya Bono. Minsan nababasted, minsan nasasagot naman. Pero wala talagang nagtatagal. Ako noon yung parang nacha-challenge lang habang nanliligaw pa lang. Pero kapag kami na, nawawalan din ako ng gana. Hanggang sa matapos ng maraming babaeng dumaan lang sa buhay ko, ay ako mismo, Kuya Bono, ay nagsawa at nag-focus na lang sa pag-aaral ko. At sa awa ng Diyos ay nakatapos naman ako ng mechanical engineering course na siyang naging ticket ko para makaraan lang ng 3 taon. Matapos akong pumasa sa board exam ay pinalad ako makapagtrabaho dito sa Aichi, Japan. Pero bago ako napunta dito sa Japan, Kuya Bono, ay kulang 3 taon din ako nagtrabaho sa Maynila. Iyon yung mga panahon na alam kong naligaw ako ng landas. Para akong nasa karimlan dahil sa mga karanasang hindi ko naiwasan. Nakakapandiri kung ikukwento ko pa, Kuya Bono, kaya sari okay lang kung hindi ko nilang babanggitin. Naging malaya kasi ako dahil nga malayo ako sa pamilya ko at walang nakakakilala sa akin sa Maynila. Kahit anong gawin ko, alam kong hindi makakarating sa barangay namin, lalo na sa pamilya ko. Naghihirap ang magulang ko noon dahil pinilit nilang mapag-aral kami ni Lorraine. Nabaon sila sa utang, pero yung kulang 3 taon kong pagtatrabaho sa Maynila ay ni hindi ko sila natulungan dahil ang sweldo ko noon ay kulang pa para sa sarili ko, para sa mga bisyo ko. Wild ako noon, Kuya Bono, at kung hindi pa talaga na ospital si Papa at muntikan nang mamatay, baka hindi pa ako natauhan. Binago ko din pilit ang sarili ko. Naglumuhod ako sa Diyos para sa kapatawaran niya, kasabay din ng marubdob kong kahilingan na sana tulungan niya akong magbago. At tulungan niya akong makabawi sa pamilya ko. Kaya ang pagkakatanggap ko ng trabaho dito sa Aichi ay alam kong blessing yun ng Diyos sa akin. At senyalis yun na dapat talaga magtinuna ako at magbago at gawin kong kaaya-aya ang pagkatao ko sa harap ng lumikha. Dito na ako naabutan ng pandemya, Kuya Bono, pero mahusay ang Japan sa pagsagupa sa COVID-19, liban pa sa talagang high quality ang medical care and practices dito.
Pero habang kasagsagan ng lockdowns ay naging libangan ko ang social media. Kaya ako natutunan ng makinig sa kwento sa channel mo, Kuya Bono, at nagkaroon pa ako ng ugnayan sa mga kaibigan ko sa pamamagitan ng Facebook. Siyempre, usok-uso na ang Facebook noon, kaya lang hindi ako pala Facebook noon dahil online games ang kinaadikan ko. Lalo na ang Mobile Legends at Genshin Impact. Pero dahil nga sa masyadong maraming free time, Kuya Bono, ay nagsasawa naman akong maglaro, kaya naman napagbalingan ko ang Facebook. Si Fanta noon ang huna kong hinanap dahil mula kasi nung mamatay si Kuya Leo, nagdatingan ang pamilya niya galing ng Amerika at napaalis na sina Fanta sa bahay ni Kuya Leo. Mula noon ay hindi ko na nakita si Fanta pero natagpuan ko siya sa Facebook, Kuya Bono, at lalo pa siyang gumanda. Napakasosyal na. Sa BGC siya nagtatrabaho noon, Kuya Bono. Isang gabi ay napagkwentuhan namin ni Fanta si Farrell, pero wala daw siyang balita kay Farrell kasi halos sabay lang silang nawala. After graduation kasi ng high school, nawala na rin si Farrell. At ayon sa kwento ni Baron ay naglayas daw ito. Noong nagtatrabaho pa lang ako sa Maynila, Kuya Bono, ay hinahanap ko na si Farrell sa Facebook, kaya lang hindi ko naman siya makita. Noong magka-video call kami ni Fanta, ang sabi niya, "Totoo pa lang ikaw yan." "La, bakit may duda ka?" "Oo, malay ko poser ka lang. Kaya nga pinipigilan ko magkwento sa'yo. Pero ngayon sure na ako na ikaw yan. Marami akong kukwento sa'yo na sure ako na hindi mo pa alam. Interesado ka ba?" "Uy, teka. Ako naman ang nagduda. Ikaw ba talaga yung Fanta o Marites ka na?" "Ay, hindi na nga lang ako magkukwento." "Uy, joke lang." "O sige, pero huwag ka magugulat ha. And besides, matagal na yon. Ano, ready ka na?" Sabi ko kay Fanta, hindi ako magugulat. Nakangiti pa nga ako dahil talagang na-miss ko siya. Pero nagulat pa rin ako, Kuya Bono, lalo na dun sa kwento niya tungkol sa kapatid ko. In love daw noon si Lorraine kay Kuya Leo. Kaya naman pala sobra ang iyak at lungkot ni Lorraine noong mamatay si Kuya Leo. Tinanong ko din noon si Fanta kung totoong nagkaroon ng relasyon sina Farrell at Lorraine. Kasi noong ako nagtatanong kay Lorraine ay hindi siya umaamin. Ang kwento ni Fanta ay, "Oo, naging sila, pero saglit lang. Pilit kasing nilalayo ni Farrell si Lorraine kay Kuya Leo. Kung ano-ano ang mga sinasabi ni Farrell noon tungkol kay Kuya Leo. At para daw mawala yung pag-ibig ng utol mo kay Kuya Leo ay sila na lang daw dalawang magmahalan. Pero hindi naman nagawang mahalin ni Lorraine si Farrell. Tapos nagkagulo pa dahil sumisingit naman si Lemuel na dati pa daw ay in love na kay Lorraine. Kaya nung mawala ka na sa grupo, talagang nagkagulo na rin kami. Nagkawatak-watak na rin kami." "O sige, sige. Next topic na, Marites." "Gago, ayoko na nga." "Na-miss kita, Fanta." "Miss din kita syempre, Ron, pero alam mo, may isang tao na alam kong mas sobrang nakakamiss sa'yo. Kasi mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang lalaking pinakamamahal niya." "Lo, sino yan?" "Ready ka na?" "Ano ko ba, Fanta? May pa-suspense ka pa." "Sige na, heto na." "Sino?" "Si Faye." Hindi ko madaling pinaniwalaan ang sinabing yun ni Fanta tungkol kay Faye, Kuya Bono. Dahil sa totoo lang, kachat ko lagi si Faye. Kasi nga hanggang ngayon, best friend pa rin sila ng utol ko. Maagang nakapag-asawa si Lorraine, Kuya Bono, at unang anak niya ay kambal pa. Teacher siya sa amin, Kuya Bono, at kapag busy si Mama o may pupuntahan siya, kay Faye iniiwan ni Lorraine ang mga pamangkin ko. Mami ang tawag ng kambal kay Faye. Halos araw-araw kong nakakachat si Faye, Kuya Bono, pero casual lang ang conversation namin.
hindi rin siya naglalambing o nagpaparamdam. Madalas nga, bigla na lang siyang hindi magre-reply at wala siyang message na ingat ka, good night o anumang kasuitan. At higit sa lahat, never pang nangyari na siya ang naunang nag-chat sa akin. As in, point blank ako sa idea na may gusto sa akin si Faye kasi wala talaga akong nakitang palatandaan mula sa kanya. Kaya nga, iyon ang hindi ko madaling napaniwalaan sa mga kwento ni Fanta. At natural, Kuya Bono, ay wala akong makapal na mukha para tanungin kay Faye kung totoong gusto o mahal niya ako. Pero Kuya Bono, kung hindi ka racist o mapanglait sa mga lahi, wala kang aayawan kay Faye. Napakabuti niyang babae, napakabait, napakasipag at siya ang totoong babaeng malinis, natural na malinis. Siya yung babae na magiging malaking blessing sa mapapangasawa niya at sa mga magiging anak nila, maging sa buong pamilya ng mapapangasawa niya. Tiyak, mamahalin at ikararangal siya. Kaya ang sabi ko noon sa sarili ko, Kuya Bono, kung totoo na gusto ako ni Faye, siya na lang aasawahin ko. Nagdesisyon din ako noon, Kuya Bono, bilang isa ng matinong tao, may respeto at paggalang na hindi ko siya liligawan sa chat o text. Liligawan ko siya sa personal. Haharap ako sa mga magulang niya bilang isang magalang at maginoong manliligaw. July 2021 nung makauwi ako, Kuya Bono, para sa 2 buwan na bakasyon matapos ng 3 taon ko dito sa Aichi. Taas no akong uuwi noon, Kuya Bono, dahil marami na akong naipundar at alam kong hindi ko lang natulungan ang pamilya ko kundi naiahon ko sila sa kahirapan. Salamat sa puong may kapal. Bago pa lang matapos ang 2 taon ko dito noon ay natapos na ang malaking bahay na pinagawa ni Papa. May swimming pool pa. Nakabili din si Papa ng sarili niyang lupaing pang-agrikultura. Nakabili ng 2 jeep na pinapapasada. Kaya naman, naghanda sila para sa pag-welcome nila sa akin. Pero hindi ako nakauwi kaagad dahil sa taxi driver na nasakyan ko. Paglabas ko ng Puerto Princesa International Airport. Ang taxi driver na yun, Kuya Bono, ay ang taong matagal ko nang hinahanap. Si Farrell. Nagulat kami pareho noong salubungon niya ako para ayaing sumakay sa taxi na minamaneho niya. Tuwang-tuwa siya na para bang wala kaming away noon. Nagawa pa nga niya akong kantsawan, maglibre naman daw ako. Inilibre ko siya, hindi lang pagkain kundi pati alak sa isang social na bar. Nalasing kami at hindi na ako nakauwi sa aming bayan kung saan naghihintay ang aking pamilya. Nagpalipas kami ni Farrell ng magdamag sa isang hotel malapit sa bar kung saan kami nalasing. Kinaumagahan, Kuya Bono, ay inihatid niya ako sa amin pero hindi siya nagtagal dahil nahihiya pa rin siya sa mga taga sa amin, lalo na sa pamilyang kumupkup at nagpalaki sa kanya na nilayasan lang niya nung makatapos na siya ng high school. Natuloy pa rin naman ang pa-welcome party ng pamilya ko para sa akin. Maraming tao ang dumating at kabilang doon si Faye na tumulong pa sa pag-aasikaso sa mga bisita, pagsaserve ng mga pagkain at inumin na para bang
miyembro na talaga siya ng aming pamilya. Kaya lang Kuya Bono ay hiyang-hiya ako kay Faye. Giningitaan ko lang siya kapag nagkakasalubong kami. Kinaumagahan ulit, tinanghali ako ng gising dahil nalasing ako ng party. Paglabas ko ng kwarto ko ay nadatnan ko si Lorraine sa dining room. Pinaghanda niya ako ng pagkain pero hindi niya ako iniwan. Umupo siya sa harapan ko at matama niya akong pinagmamasdan. O bakit? May sasabihin ka ba? Takang tanong ko kay Lorraine. Ngumiti siya bago nagsalita. Kuya, alam na kasi ni Faye eh. Na ano? Na nag-usap na kayo ni Fanta at sinabi ni Fanta sa'yo na matagal ka ng gusto ni Faye. Oo, nag-usap kami ni Fanta. Eh, anong next move mo? Kuya, magti-30 ka na. 28 pa lang ako. Eh kung babalik ka ng Japan, 3 years ka ulit doon. Pagbalik mo, 31 ka na. So? Kuya, ayaw mo ba si Faye? Gusto. Sino bang tangang lalaking ayaw kay Faye? Noon Kuya Bono ay kailuwang ng ngiti ni Lorraine pero nagring ang cellphone niya. Inagaw ko dahil tiningnan ko kung sino ang tumawag. Akala ko kasi noon ay si Faye ang tumatawag sa kanya at ayokong pangunahan niya ako na magsabi kay Faye tungkol sa narinig niya sa akin. Kaya lang nung makita kong si Lemuel ang tumatawag sa kanya ay ibinalik ko rin kagad ang cellphone niya. Nag-uusap sila ni Lemuel, ang mahal niyang asawa na nasa Taiwan. Oh Kuya Bono, si Lemuel ang nakatuluyan ni Lorraine pero hanggang ngayon, nauutal pa rin si Lemuel sa pagbigkas ng pangalan ni Lorraine kaya't baby ko ang tawag niya sa kapatid ko. Nag-college din sina Lorraine at Lemuel sa magkaibang school nga lang pero sila pa rin ang nagkatuluyan. Kung maalala nyo, yung sinabi ni Kuya Leo noon na kapag college na kami, marami kaming makikilala. Tama siya. Marami kaming nakilala, maraming ang dumaan sa buhay ko. Pero kahit pag gaano karami ang nakilala ni Lemuel, sabi niya, iba pa rin yung mahal mo na kahit nung bata ka pa. Bagay na sinang-ayunan ko dahil yung mahal ko noong mga elementary pa lang kami ay mahal na mahal ko pa rin hanggang ngayon. Formal kong niligawan si Faye Kuya Bono at sinagot naman niya kaagad ako na may mga luha pa sa mga mata niya dahil ang tagal daw niyang pinangarap na maging kami. Totoo pala na wala siyang ibang minahal Kuya Bono mula nung elementarya kami kundi ako lang. Bago ako umalis pabalik dito sa Japan ay binigyan ko siya ng singsing, white gold bilang tanda na engaged na kami. At pagbalik ko, pagkatapos ulit ng 3 taon ko dito sa Japan ay magpapakasal na kami. Kaya lang, wala pang 2 linggo mula nung makabalik ako dito, Kuya Bono, ay nalilito na ako. Nagugulahan ako kung tama bang pakasalan ko ang napakabuting babae na si Faye. Pareho kaming nagsimulang magmahal nung mga bata pa kami. Pero ang totoo, iba ang mga taong minahal namin. Siya, minahal niya ako mula pa noon. Pero ako, iba ang minahal ko at minamahal ko pa rin hanggang ngayon. Siya, si Faye, pinangakuan ko ng kasal. Kahit na ang totoo ay hindi ko siya mahal. Gusto ko siya, walang duda na magiging mabuti siyang asawa at ina sa mga magiging anak namin pero yun nga, hindi siya ang sinisigaw ng puso ko.
Yung taong mahal ko, nakasama ko noong umuwi ako. Nagkasama kami, may mga nangyari sa amin. At Kuya Bono, hindi ko pa nararanasan ng ganong kaligayahan sa tanang buhay ko. Sobrang kaligayahan dahil nakapiling ko kahit saglit ang taong matagal ko nang gusto, si Farrell. Si Farrell ang laman ng puso ko at nag-usap kami nung umagang yun na inihatid niya ako sa amin matapos kaming magpalipas ng magdamag sa hotel na magmahalan kami. Magiging maligaya kami basta't ilihim lang namin sa lahat ang tungkol sa aming dalawa. Hindi naman ako bobo, Kuya Bono, para hindi ko maisip na baka pera ko lang ang kailangan niya. Dahil mahirap siya, Kuya Bono. Taxi driver siya pero hindi sa kanya ang taxi na minamaneho niya. At dati pa, kahit nung high school pa kami, alam ko na na pumapatol siya sa taong pusong babae kagaya ko. Noong bakasyon na yon bago kami mag fourth year high school, may event sa aming barangay. Hindi ko sila mahagilap kaya't nagpunta ako sa bahay ni Kuya Leo. Umakyat ako sa puno. Nakita ko sila ni Kuya Leo sa kanilang ginagawa. Nagulat at nalito ako noon sa nakita ko kaya bumaba na rin agad ako. Yun ang dahilan kung bakit umiwas na ako noon na magpunta kina Kuya Leo. Pero pagkatapos pala nung gabing yun ay umiwas na rin si Farrell kay Kuya Leo. Bumarkada na rin siya kina Baron dahil nawala daw ang respeto niya kay Kuya Leo. Nung mag-away kami ni Farrell sa tambayan namin, ibinulgar ko ang baho niya. Yung nakita ko na ginagawa nila ni Kuya Leo. Kaya naman sobra siya noong napahiya. Pero nung magkasama kami ni Farrell sa hotel, sinabi niya sa akin na uhaw daw siya sa totoong pagmamahal. Dahil simula pa nung bata siya, dahil nga wala siyang totoong pamilya, hindi niya nakilala ang ama niya at ang mama niya ay naging pabaya sa kanya. Wala daw siyang inasam kundi ang sana may isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Umasa daw siya na may babaeng darating at mamahalin siya ng tapat. Ngunit maraming kabiguan lang ang dinanas niya sa mga babaeng dumating sa buhay niya. Ang sabi niya, hindi raw mahalaga ang kasarian sa pag-ibig. Ang mahalaga ay yung uri ng pag-ibig. Yung mga sandaling magkasama kami ni Farrell ang pinakamaliligayang sandali ng buhay ko, Kuya Bono, kung puso ko ang tatanungin. Pero salungat ang utak ko dahil para dito, si Faye ang dapat kong piliin at makasama sa aking pagtanda. Wala pang 2 weeks mula nung makabalik na ako dito dahil hindi ako mapalagay, ay nagdesisyon na akong pumili kung alin ang pakikinggan ko. Puso o utak ko, si Farrell o si Faye. Ang hindi ko pipiliin, dapat iwasan ko na. I-block ko na siya sa Facebook at kahit sa ang social media accounts ko para matapos na, matuldukan na, at hindi na dapat umasa. Kinausap ko muna si Faye, nagtapat ako sa kanya, inamin ko ang totoong ako at maging yung damdamin ko kay Farrell. Gulat na gulat siya at umiyak pa. Ang sabi niya, mali pala ako. All this time, mali pala ang pagkakilala ko sa'yo. Pero hindi kita huhusgahan o pagtatawanan, Ron. Sundin mo ang puso mo kasi yan ang magpapaligaya sa'yo. Kinausap ko din si Farrell, Kuya Bono, na napakalambing tuwing mag-video call kami.
Mahal ko ang tawag niya sa akin at gustong gusto ko yun, Kuya Bono. Miss na miss ko siya kung isang oras nga lang ang biyahe mula dito sa Aichi papuntang Puerto Princesa. Araw-araw siguro uuwian ko siya. Nung sabihin ko sa kanya na kailangan kong mamili sa pagitan nila ni Faye, ang sabi niya, "Mahal, piliin mo si Faye. Alam ko na mahal mo ako, pero kailangan mong magkaroon ng sarili mong pamilya. Mahal, malanong maliit pa ako. Iyan ang pangarap ko. Magkaroon ng pamilyang akin talaga." Tinapos ko ang pagkikipag-usap sa kanila na litong-lito pa rin ang isipan ko dahil sabi ni Faye, sundin ko ang puso ko dahil yun daw ang tunay na magpapaligaya sa akin. Sabi naman ni Farrell, piliin ko si Faye dahil kailangan kong magkaroon ng pamilyang sarili ko na siyang makakasama ko sa pagtanda ko. Sinunod ko, Kuya Bono, yung matimbang sa puso ko. Si Farrell ang sinunod ko dahil mahal ko siya. Kaya ko siya pinakinggan. Sinunod ko ang sinabi niyang si Faye ang piliin ko. Si Faye na nagsabing, mali ang pagkakakilala niya sa akin. All these times daw, mali ang pagkakilala niya sa akin. Pero mahal pa rin daw niya ako at tanggap niya ako kahit ano pa ako. Maayos akong nagpaalam kay Farrell, kahit masakit, blinak ko siya. Tinuldukan ko yung nasimulan naming relasyon na sobrang nagpasaya sa akin. Blinak ko siya, Kuya Bono, pero nakiusap siya sa akin na pag-uwi ko daw kapag ikakasal na kami ni Faye ay i-unblock ko siya dahil gusto niyang mag-attend sa kasal namin. Kuya Bono, alam mo bang idol ko na ang sarili ko? Dahil mahigit isang taon na mula nung i-block ko si Farrell. Pero araw-araw, gabi-gabi, nilalabanan ko na ang sarili ko sa gustuhan kong i-unblock na siya. Nagsisi pa ako dahil dinilit ko pa noon lahat ng pictures niya sa phone ko. Nilalabanan ko din lagi ang sarili ko na gumawa ng dummy account sa Facebook para lang masilip ko man lang ang Facebook niya. Araw-araw mula noon, nakikipaglaban ako sa sigaw ng puso ko. Pero hanggang ngayon, nagtatagumpay akong huwag pakinggan ang sigaw ng puso ko. Kuya Bono at mga kahugot, tama ba tong ginawa ko? Tama ba talagang iwasan ko ang taong mahal ko at pakasalan ko ang taong pinaniniwalaan kong dapat kong makasama sa aking pagtanda? Napakabuting babae ni Faye, Kuya Bono. Pero deserve ba niyang makapag-asawa ng taong may ibang laman ng puso? Gusto kong lumagay sa tama. Gusto kong maging tama sa paningin ng tao at ng Diyos. Pero paano naman si Faye? Hindi kaya siya magdusa sa piling ko? Tama ba na siya ang piliin ko? Mga kahugot, magbabasa po ako ng mga comments nyo dahil naniniwala akong makakatulong ang mga laman ng puso at isipan ninyo para maibsan ang paggalito at pag-aalala ko. Umaasa at nagpapasalamat, Ron.
So, nandito na naman po tayo sa sitwasyon na hindi talaga ako komportable, ano, yung magbigay ng pagpapayo. Pero sabihin na lang natin, ano, na ito ay kaisipan ko lang at damdamin ko lamang. Sabagat ulitin ko, Ron, at sa lahat mga kahugot na nagbabalak pa rin makakuha ng aking pagpapayo, ako ay hindi nagtapos ng kurso na may kinalaman sa pagpapayo. So, parang kaisipan na lang at damdamin nilang mula sa isang kaibigan, ano. At alam ko, marami dyan sa mga nakikinig sa atin, nakinig sa kwento mo, Ron, ng magaling talagang magbigay ng pagpapayo. Nandyan si Sherwin Ablao at marami pang iba na abangan mo, ano, ang kanilang pagpapayo. At marami pang iba dyan na hindi ko lang matandaan mga pangalan dahil sa dami nila. Marami silang mga mahuhusay talagang magbigay ng kalutasan sa mga problemang emosyonal. Okay? At ako, ayoko kasing i-claim na may kakayahan ako magpayo sapagkat ako kasi mismo hindi ako nagpapapayo. Kasi kung ano man talaga yung kahihinatnan ng problema ko, ako din lang naman kasi ang magdudusa dun eh. Ako ang magsasuffer at uulitin ko kung ano man yung leksyon na iiwanan sa'yo ng mga pagkakamali mo, makakapagpatatag yun sa'yo at magbibigay ng aral yun sa'yo. Pero sige, baka sabihin mo namang pinagdadamutan kita ng oras ko, kahugot na ron, ay sige, magsasalita na rin ako. 30 ka pa lang, hindi ba? Kasi nung 2011 yata na umuwi ka, ay 28 ka pa lang at ngayon ay 2023 na. So siguro wala ka pang 31 talaga. Mararamdaman lang natin na matanda na tayo kapag hindi pa tayo nag-aasawa samantalang nakuha na natin lahat ng gusto natin. Masaya na tayo sa lahat ng mga achievements na meron tayo. May mga maagang nag-aasawa kagaya ng kapatid mo na si Lorraine ba at saka si Limuel sapagkat gusto na nila yun eh. Yun na lang ang kulang sa buhay nila. Ngayon, kung ikaw ay mag-aasawa dahil lang gusto mong patunayan na isa kang matino na tao sa harap ng Panginoon at ng iyong kapwa, parang hindi mo yung gagawin para sa sarili mo. Ayoko din namang sabihin na pakinggan mo yung puso mo at ituloy mo yung relasyon mo sa matagal mo nang minamahal na si, ano na nga bang pangalan? Yung lalaki? Si F. Farrell. Okay. Ayoko ding sabihin yon. At ayoko ring husgahan siya. Ayoko ikonsinti yung naisip mo na pera mo lang ang gusto niya. Sabagat meron din naman siyang paliwanag kung bakit nakakailangan siya ng pagmamahal na totoo at hindi na mahalaga ang kasarian pa. Nangyayari talaga yan. May mga tao dyan na hindi na talaga tumitingin ng kasarian sapagkat uhaw sila sa totoong pag-ibig at siguro naramdaman niya yun sa'yo. But still, hindi ko gustong sabihin sa'yo na dun ka kay Farrell sapagkat maganda rin yung rason ni Farrell na ginamit pa nga niyo yung sarili niyang kagustuhan, yung sarili niyang pangarap na magroon ng kanyang sariling pamilya sa pagpapayo niya sa'yo na dapat ay si Faye ang piliin mo sapagkat syempre, ikaw na ang nag-describe na si Faye ay almost perfect na babae at makakasama mo siya sa iyong pagtanda at tanggap ka naman niya ayon sa kanya at believe din naman ako sa iyo kahugot na Ron sapagkat inisip mo rin yung magiging kalagayan ni Faye kung sakaling kayo matuloy sa pagpapakasal. Iniisip mo yung pagdudusa niya, siguro, emotionally and secretly ay masasaktan siya sapagkat, alam mo yun, yung mga simpleng instances na magkasama kayo sa isang bahay and then lalabas ka, makikipagkita sa isang kaibigan at kahit mahal na mahal ka niya ay hindi siguro niya maiwasang isipin na siguro may kakatagpuin kang lalaki. Hindi yun maiaalis, hindi ba? And then, kapag
Siyempre, hindi mo nga mahal. So, yung natural na pagpapakita at pagpaparamdam ng pagmamahal ay hindi mo yun magagawa sa kanya kasi hindi mo nga mahal. At bilang isang napakabuting babae ay tama yung tanong mo na deserving ba niya ang makapag-asawa ng kagaya ko? Naging selfless na lang ano si Faye sa pagsasabing tanggap ka niya. Kasi gusto ka niyang maging bahagi ng buhay niya kahit na alam niyang magsasuffer siya. Ang maganda sa'yo ay iniisip mo naman yung magiging kaligayahan niyang totoo. So, sa dulo ng aking pagsasalitang ito kahugot na ron ay wala talaga akong konkretong maisasuggest sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Kundi ito na lang, ikonsulta mo yung sarili mong damdamin at yung sarili mong isipan. At siguro hindi mo kailangang magdesisyon ngayon, kailangan makiramdam ka muna. Siguro isatisfy mo muna yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo pa nakakamit and then kapag kailangan mo talagang magdesisyon at nandyan pa si Faye o nandyan pa si Farrell, ay tsaka na lang, huwag mong madalain ang lahat. Kasi kung minsan nagiging delikado lang lalo kapag ikaw ay nagdesisyon na and then may mga pagbabago pala na hindi mo rin maiwasan, so lalo lang magiging magulo. I-satisfy mo muna yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo pa nakakamit o hindi mo pa nararanasan talaga. And then, siguro, tsaka mo na lang isipin ano ang pumili kung sino sa kanila. Nakita mo, it's not really the solution to your problem, hindi ba? Kasi it's not really that instant na masolusyonan yan kasi pagkukontra yan ng isip at puso mo. If you choose Faye and then decide, talaga magpakatatag ka na huwag gumawa ng anumang bagay na ikakasakit ng damdamin niya kasi hindi niya deserve yon, hindi ba? Samantalang kapag si Farrell naman ang pinili mo, edi syempre, paano na yung pangako mo nun sa Diyos na magpapakatino ka na at magiging maayos o ang tawag mo doon, presentable ka sa paningin niya. Paano na yon? Eh di ba, yung pagkakapunta mo nga dyan sa Japan ay tinanaw mo na bilang blessing niya sa'yo, bilang sukli niya doon sa pagbabago mo, tapos lilisis ka din pala. Pero again, sa mga moralista, half-half kasi ako dyan sa paniniwala tungkol sa pagiging moralista at hindi. Kasi, ikiklaim nila na hindi porke nakikipagrelasyon sila sa same gender ay wala na silang moral at hindi na sila naniniwala sa Diyos. So, hati tayo dyan. Kaya lang ikaw kasi, ang kinukonsulta ko o tinatanong ko, ano bang paniniwala mo? Hindi ba kung naniniwala ka na, hindi naman kasalanan. O di go, hindi ba? Kasi it's your soul, it's your own soul anyway ang maja-judge kapag mali pala yung paniniwala mo. Nakita mo, lahat binabalik ko sa'yo. Lahat ikaw ang tinatanong ko sapagkat sa totoo lang ikaw ang magdedesisyon para sa sarili mo. Guide lang yung masasabi namin at yung masasabi ng mga kahugot natin sa comment section. Okay? But at the end of the day, it's your own choice, it's your own decision, and your decision of sharing your beautiful story to us is very much appreciated. Kahugot na ron. God bless you, and again, maraming salamat. At ngayon sa ating mga shoutout, direkta ulit tayo dito sa YouTube. Nauna si Jory Incarnacion, shoutout to you, sinundan ni Gary Utanes. Shoutout din kay Maha Romberg. Hi, kumusta ka na? Si Kahugot na, ano ba pangalan nito sa kanyang kwento? I'm sorry, nakalimutan ko na. Pero yung name na gamit mo sa YouTube ay hindi ko nakakalimutan. And of course, your beautiful story. I hope you're okay. Grace Tagyam, shoutout to you mula sa Hong Kong. Jomar Bonifacio ng Taiwan, shoutout to you. Ganun din kay Loren Nagkabasag. Shoutout, maraming salamat sa palaging pakikinig. Shoutout po sa aking mahal mula naman kay Margie Tumbali ng Hong Kong. And pa-shoutout po sa mga taga Kapelyan,
At sa family ko, mula naman kay Levy Biong. Maraming salamat, Levy. Skyster Odette, shout out to you ng Macau. Ramon Christopher Luis, pa-shout out kay Miss ko na, si Jennifer Luis. Jenica Luris, maraming salamat sa pakikinig. Rain Mikate, shout out. Here in Laguna City, Hong Kong, from Malig Isabela. Ang dami mo namang address. Christopher Vargas says, shout out. At maraming salamat, Christopher, ng Dubai, sa pakikinig. Karen Kimau says, pa-shout out sa Aberdeen family dito sa Hong Kong. Tapos kay Ruth Kimau, maraming salamat, Karen. Shoutout nga po ang pari ko na lagi nahuhuli sa pag-comment para ma-shoutout, Michael Macalay of Cordon, Isabela, mula kay Laymara Tolentino. At pa-shoutout po Kuya Bono sa family ko sa Bulinaw, Pangasinan, mula naman ito kay Akay Switchy. Tama ba ako sana? And ito naman mula kay Javelin Dayag sa shoutouts from Solana Cagayan Valley here in Kuwait. Maraming salamat. Febi Ngitit, shoutout to you, Febi. And Daisilin Bedanya, shoutout to you. Maraming salamat. Ran Maru, shoutout po mga taga magsaysay na Gilyan dyan sa R&D store na nakikinig ng programa mo, Kuya Bono. More uploads. Maraming salamat, Ran Maru. And sabi naman ni Jamar, hello kay Bono, shout out, avid listener ako sa mga kwento. Shout out na din sa Bet Store kung saan ako nagtatrabaho. Mula kay Jamar, shout out sa lahat ng nagtatrabaho dyan sa Bet Store. At sa lahat ng stores na nakikinig sa atin, lahat ng business establishments, mga factory, kahit nasaan man kayo, shout out sa inyong lahat. Okay? Rodel Lumaban, shout out to you. Nang Santo Tomas, Isabela. Maria Trinidad Galano says hi. Pa-shoutout na lang po kami ulit ng kapatid ko. Evelyn Galano, kasama mo kami lagi sa lahat ng story na binabasa mo. Laging nakaabang sa mga story mo. Ingat lagi and God bless us all. Maraming salamat, Maria Trinidad Galano. Author Chiki De Leon, shoutout to you. Maraming salamat at nagparamdam ka ulit, Chiki. Hello, Kuya, again and again. Lagi nakasubaybay pa rin sa mga story na pinupost mo, Kuya. Shout out na tagapakinig mo from Alicia Sabella, Arceo and Cabunot family mula kay Novelin Cabunot. Maraming salamat, kabayan, sa pakikinig. Romel Villarde says, shout out sa LM Boys listening from Taiwan. Maria Joyce Ann Miranda ng Mambakag Tuwaw East. Shout out to you. Maraming salamat sa pakikinig. Gold Bullet TV, pa-shout out Kuya Bono sa sunod na upload mo. Razul Luna, Naiding Todo, Ryan Bautista, and Jake Doroon. Salamat, Gold Bullet TV. Mohiden Tungkay, shout out po kay Tamtamat Prince Lame, also known as Kai Soto, saan ka man naroon. May God bless you always. Mula kay Mohiden Tungkay. Panghuli muna, Kuya Bono, shout out naman po sa akin at sa asawa ko na si Joy. Listening here in Qatar, araw-araw Kuya Bono habang nagtatrabaho. Ingat palagi, God bless you at sa programa mo. Maraming salamat, kahugot na Tyrone Castro Puguon. So hanggang sa muli mga kahugot, agahan lang ang pagpapa-shout out para mauna ka naman sa susunod. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.